Pero may ingay, may sasabihin ako sa'yo. Tatakas ako. Tuan! Ako rin, may sasabihin sa'yo. Ako rin ako. Mamang polis! Pakukulong kuhutong lalaking to. Abay, bakit to? Eh paano, araw-araw, pag dumadaan ako sa kanila, hinihipuan ako kung saan-saan. Talaga? Opo, tapos kahapon hindi. Kaya ikulong niya ang mama niya, ha? Ikulong mo! Pampanga. Mama, police! Tingnan! Mama, police! Pakikulong nga itong lalaki to. Tagal-tagal na may utos sa tindahan ko, hindi nagbabayad. Kulong niyo nga yan. Paano kung maikukulong ito'y nakakulong na? Ipapiyansa ang puto, si kulong niyo ulit. Hoy, di pa ako makain! Bawalan niyo ako rito! Mga polis, ikulong niyo nga akong lalaki to. Bakit? Eh kung ano-ano kasi nung walang pinagsasabi tungkol sa akin. Alam mo, huwag ka na magalit. Patawarin mo naman ako. Alam mo, hindi bagay sa'yo nagagalit. Ang ganda-ganda mo pa naman. Ano ka mo? Hindi bagay sa kanya nagagalit. Ang ganda-ganda pa naman ho niya. Ganda! Tapay ka nga, ikulong! Sinungaling ka talaga! Tama yung sasabing to! Ganda-ganda ka sa pura na! On a block of stone, we're in the corner, we've been all alone. So ba sinasabi mo? Ikaw si Invisible Man? Tama, polis! Ipakukulong ko itong lalaking to! Bakit? Abay, masyado ang pakialamero eh! Alam mo, iho, talagang may mga taong ganyan. Nakikialam ng buhay ng may buhay. Kaya kung ako sa'yo, huwag mo na lang siyang pansinin. Eh, hindi po pwede yun! Bakit? Eh, asawa ko'y pinakikialaman niya ito yung gabi! May problema ka? Ako, meron. Kulong niyo ho itong lalaking to. Bakit? Ginapang ho niya ako kagabi. Talaga bang nanggagapang ka? Hindi po totoo yan. Hindi po ako nanggagapang na babae. Anong kaso mo? Wala, terorista ako. Ikaw? Ako? Turista ako eh. May dala pa nga akong camera eh. Mama, please, sulihin nyo nga yan. Nahuli ko yan talaga. Goodbye, siya. Siya? Oo. Okay. Totoo bang sinasabi ng babaeng to na inaakyat mo daw ang bahay niya? Hindi po totoo yun. Paano magiging totoo yun? Eh, wala naman sila. Second floor. First floor na wala sila. Malungkot pala mag-isa, no? Oo nga. Nakakasiraan ng ulo. Sir! 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 Hilihin niyo itong lalaking lasego na to! Ikaw na naman! Di ba sabi ko sa'yo ayoko na makita yung pagmumuha mo rito? Sabi sa'yo ayaw niyo nang makita ang lasing ako eh. Dinaladala mo pa ako dito. First time mo? Hindi ah. Dito na ako tumanda. Oh, taray. Mama, police! Hulihin nyo nga itong lalaking to dahil lagi na lang niya ako tinatakot yung dumadaan ako sa kanila. Bakit? Siga ba to sa inyo? Hindi ho. Uy, bakit mo sinasabing tinatakot ka nito? Eh, laging nakahambalang yung mukha niya dun sa pag dumadaan ako sa kanila. Hi! Bakit yun ang ginagamit mo? Komportable! Tapos, dry naman siya. Itatapat ko itong diaper mo sa Bumper's Baby Dry. Okay lang. Kunwari, yan ang wiwi ni Baby. Halika, Mami. Tayo ka nga. Ano? Basang-basa. Ay! Dry na dry! Eh, yung sa'yo? Basa nga, tinagos ako eh. Walang yaka. Paano ko uwi ngayon ito? Tignan mo, naglalawa ako.
Buntisi Astawa Nisesari Montani Expecting a baby Magasawa so happy Excited na lahat sa baby El sunshine ni di na buntisi Dahil lumabas na kanyang baby Bouncing baby babae Manang mana kay mami Mana kay sunshine ini Very Michael B. po, para sa kamay ng tao. Ang kamay ng tao, eh, maraming sinasabi. Pwede po yan. Halika, o kaya, pwede rin. Ito, minsan naman, eh, okay. Minsan, eh, medyo alangan, eh. Minsan naman, peace loving. Pero minsan, galit. At, kita nyo, ang mga kamay natin, nagko-communicate yan ng ating nararamdaman sa mga shota o kaya sa mga mag-asawa. Madalas nakikita natin yan eh. Yung mga kamay, yan ang nagko-communicate. Depende yan kung saan nakahawak ang mga kamay. Ibig sabihin, iba-iba rin ang ibig sabihin ng mga ito pag iba-iba ang hinahawakan. Kagaya nito. Kung sa kamay kanya nakahawak, ang ibig sabihin niyan ay eh, nagmamahalan kayong tulay. Hawa ka naman sa wrist o sa pulso. Parang sinasabi niyang, halika, halika, may papakita ako sa'yo. Pero kung hawa ka na niya sa braso, obe, parang sinasabi niyang, saan ka pupunta? Ha? Ha? At pag sa tenga kay nawakan, parang sinasabi niya, ikaw talaga, pilyo ka. At pag sa buho ka naman hawak at mahigpit ang pagkakahawak, sinasabi niya, hayop ka, buisit ka sa buhay ko. Pero okay lang yan. Ang masama, eh, kung sa paakahawak ng partner mo. Dahil ang ibig sabihin nito, eh... Sabihin nun, patay kang bata ka. At ang kamay nga pala, eh, pwede rin magbabay. Kaya, bye-bye. Gloria. Gloria. Hello. Is it me you're looking for? I can see it in your eyes. I can see it in your smile. Love is what we came here for. Love is the opening door. All we need is love. Mm. All we are saying. Give peace a chance. Sino-sino? Sino? Sino ba? Sino nga ba? Sino? Sino ba? Sino nga ba ang tunay na baliw? Sino? 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 Oh, it's you. I've been waiting for so long. So it's you. Where were you all along? Enough is enough.
I can't go on. I can't go on. Can't take it. Ben, the two of us need look no more. We both found what we were looking for. Because you're bad. You're bad. You know it. Show more. Sex bombs. Sex bombs. You're my sex bombs. Sex bombs. Sex bombs. You're my sex bombs. That's a lie. Bush? Lie, 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 lie. Bush? Lie, 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 lie. God is watching us. God is watching you. God is watching you from a distance. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Ben Haden is coming to town. Start spreading the news. I'm leaving today. I don't wanna be a part of it. New York, New York. Because I'm leaving on a jet plane. No. And I'll be back again. Oh, babe. I have to go. It's an explosion! I feel the earth move under my skin. I feel the walls crumbling down. Crumbling down. Crumbling down. An aeroplane hit the building. We're gonna die. Don't panic. Please don't go. Don't go. Ang OA naman nila. Ako lang yun eh. Nagtataktak ako nitong balot, tenoy, balot. Yan. Ang kalakas ng tito. Crush. Kitang talaga. Crush kita. Nung araw pa. Papa, oh! Mamaw! Papa, oh! Mamaw! Hi! Bakit yun ang ginagamit mo? Komportable, tapos dry naman siya. Itatapat ko tong diaper mo sa Bumper's Baby Dry. Okay lang. Kunwari, yan ang wiwi ni Baby. Hali ka, Mami. Basa-basa. Ay, dry na dry. Ano sa'yo? Pisa eh. Pisa? Yung baby ko na pisa. Pinaupuan mo sa akin, walang yaka. Isang mo eh. Napansin niyo ba na ang tao ay nagkakamot ng kanyang batok kapag hindi niya alam ang sagot? Pero bakit? Pag nagkamot ba tayo ng batok, malalaman natin ang sagot. Nagsagawa kami ng isang matinding research kung saan 500 mga mababa ang IQ ang aming inobserbahan. Ang resulta, wala sa batok ang susi ng karunungan, kundi nasa, alam niyo ba kung saan? Sa kilikili! Ayon sa research, kapag ang kilikili ay ibinuka, ayan, mga kaibigan. Ito ay nahahanginan at nagre-release ng mga hormones na nagpapagana sa utak. Sa mga tweed, ang pag hindi mo alam ang sagot, ang reflex action ay ang pagtataas ng kamay para mahanginan ang kilikili. Take note, hindi pwedeng basta na lang nakataas ang kamay dahil nagmumukhang alam mo na ang sagot. Kaya ang dapat gawin ay dalhin mo ang kamay sa likod ng ulo at kamutin ang inyong batok. Subukan natin, mga kaibigan. Ano ang capital
ng Zimbabwe. Ano ang molecular weight ng aluminum? Very good, very good, very good. Siya nga pala, ang pagkakamot ng ulo pag hindi alam ang sagot ay hindi po nag-a-apply sa mga kababaihan dahil mukha silang may kuto pa ganito. Yan po ang ating dagdag na kalaman sa araw na ito. Oh, may natutunan ba kayo? Sana meron. Naku, ano ba yan? Gera na! Oo nga, nakakatapot, sister. Hindi ako pwede. Huwag na tayong mag-away na dalawa. Let's make peso-peso na for peace. Ay! Naku, patay na nga natin yung TV niya. Natalo ko na yung nervyos. Alam mo, sa true lang, mas kinakabahan ako dyan sa mga ano, sa mga napapanood ko dyan sa TV na yan eh. You then? Yeah! Oh, same pala. You know yung mga ibang tao sa showbiz, na-imagine ko, nakakatakot, diba? They're so scary. Oo nga, alam mo, una sa mga fears ko, siguro mga 30 years from now, makikita ko si L.A. Lopez kumakanta pa rin ng Pangarap ka! Ako naman ang fear ko. 30 years from now, mapapanood ko ang Batibo. Pagkatapos na nang dukukwento pa rin, si Kuya Boji! Yeah! Ano kang lolo na? Oh! Alam mo, ang isa pang nakakatakot na nag-imagine ko yung 30 years from now, ha? Hindi pa rin marunong mag-Tagalog si Martin Rivera. Oh my God! Palipat-lipat pa rin ang TV station at recording company. You're cute, ha? Siya pa rin, nakinikilabutan ako. Baka mamaya, 30 years from now, kumakanta pa rin ang Apo Hiking Society. Nalaban pa rin sa gobyerno. Yeah. Oy, di pa yan. Di ba tataas yung balahibo nyo? 30 years from now, si Lea Salonga, dalaga pa rin. At nakabuntot pa sa nanay niya. Nay, nakakatakot yun. At yun, cross. Nakakatakot mo yung mga na-imagine natin. Oo nga, buti pa. Marikar! Oo nga! Dali, dali, dali! Yeah! Ay! Ay! Ay, kikyan! Ay, pabayan mo yan! Ay, payan! Oo, si ano? Si Ibelia Flores! Ay! Si Rod! Ay! Si Rod Navarro! Teka, teka! Bakit mo nagawa sa akin to? Puso ko, ba't ka ganyan? Rika! Ba't ganyan ang itsura ni Rika Paralepo? Bakit? Oo nga! Biglang naging ma-jaundered! Rika ba yan? O kayo, anong tinitingin nyo dyan, ha? Hi! Bakit yan ang ginagamit mo? Komportable, tapos dry naman siya. Itatapat ko tong diaper mo sa Bumper's Baby Dry. Okay lang. Kunwari, yan ang wiwi ni Baby. Halika, Mami. Tayo ka nga. Basa eh. Ano basa? Yan oh, basang basa oh. Manoy, iyo Manoy, sugalit si Manoy, sa Casino El Ponte, meron siyang konting money, nag-slot machine si Manoy, winner ng 5 million, ngayon ang name ni Manoy. Malaya ka na. Salamat. Buti naman. Mabalitan na kita ng ibang papa. Bawang pulis! Papakulo ko itong kapitbahay ko! May bakit? Huling ko nanonood ang TV
namin. May nanonood lang pala ng TV, bakit may papakulong? Eh, papakulong ko nga kasi yung TV ko, ninakaw din nila sa bahay niya, tapos doon siya nanood. Wish. Kunin ko muna yung mark mo. Ang something sa mark? Eh, di kiss-kiss mo sa pisngi mo. Sumo ka na yun. Lagami yung kantin mo, ha? Nako, kukulong ko tong kapitbahay namin kasi ang hili ko manta, nakakabulahaw. Nako, may sistiyo namin pwede kulong yan. At bakit naman ho? Eh, kung dito kumanta yan, hindi na kami nakabulahaw niyan. Pwede ba huwag kang sinasinat sa akin? May kilas ka ba sa akin? Kapakin kaya kita. Pulis! Pakikulong niyo ho ito lalaking to. Tuwing nakikita ako, sinisipulan ako tsaka hinahabol-habol. May talagang sisipulan ka niyan tsaka habulin ka niya pag nakita niya. Bakit po? Eh, pulis yan eh. Illegal vendor ka eh. Boy! Ano kaso mo? Ay, hindi niyo po ba ako nakikilala? Mama, pulis! Huli niyo nga yung kapitbahay namin kasi sinisilipan niya ako. Kailan ka ba naman sinilipan? Ikaw yun eh. Ikaw ba si Jackie Chan? Oo, at si Kahati. Oo, ito nga. Mamang pulis. Papakulong ko itong lalaking to. Bilog po sa umarman kapitbahay ko. Eh, bakit ikaw ang magpapakulong? Eh, hindi na magpalay ka ang binubusohan. Eh, kaya ako nga ako ipapakulong eh. Anong aso mo? Doberman. Eh, anong kaso mo? German Shepherd. Mama, pulis! Kulong na itong lalaking to. Bakit natin siya ikukulong? Eh, paano naman ho? Kahit saan ako magpunta, eh, sunod sa akin ang sunod. Sunod ang sunod, ha? Matatakot na ho ako eh. Ah, bueno. Ah, Fernandez, ikulong mo nga. Ikulong mo itong babaeng to. Oh, teka! Bakit ako ikukulong niyo? Susunod din yan, tinan mo. Mark, look it, ha? Nakakulong na nga ako, eh. Sa aking mga busy. Mamulis! Pakihuli niyo ho, tourist kapador na to. Pinagkatiwalaan ko ho ng pera ko para makapunta ako sa Japan, tapos yung pala lulukohin ako. Hindi ba kayo nahiyanan? Kung sino pa yung nagtiwala sa inyo, yung pang pinipili niyong lokohin? Bakit ganun? Mayroon po kasi lokohin yung walang tiwala sa akin. Osa, yung ginagawa mo rito, di ba security guard ka? Oo. Oo, anong ginagawa mo rito? Pinapantay ako sarili ko, baka makatakas ako. Ito yung nag-sign-up ng kotse namin. Totoo ba yan? At matagal mo na bang ginagawa yan? Hindi naman po talaga ako carnapper eh. Kinuha ko lang yung kotse kasi kala ko patay na yung may-ari eh. Bakit mo namang inakalang patay na yung may-ari? Eh, nakaparada sa simenteryo. At na ako doon? Ha? Nakakulong ba ako? Kulong na nga itong lalaking ko. Bakit? Anong ginawa niya sa'yo? Ninakawan niya ako ng halik sa sinihan eh. Missis, baka naman pwedeng arregloin na lang natin yan. Huwag niyo na ako ipakulong. O sige, pakasalan mo na lang ako. Ay! Polis, ikulong mo na lang ako. Pagalan niyo ako, hindi ako si Adon, hindi ako si Adon. Sino ka? Si Diego. Mama, pulis! Ulingin niyo pong dalawang lalaki na to eh! Kasi yung binanggaw yung kotse yung nakaparada! Itong dalawang to? Opo! Dali! Parang nakainom kayo ah. Kaya lang, alam niyo ang sasabihin sa inyong dalawa. Alam niyo bang bawal magmaneho ng nakainom o lasing? Eh... Hik! Paano naman kaming limbabangga eh? Sabi ko dito sa kasama kong tangang ito, sabi ko kanan, hik, hindi naman niya kinanan. Yeah, ba paano ko yung kakanan? Eh, diyan nagmamaneho. Ay, karay, hindi ako siya doon. Hi! Bakit yun ang ginagamit mo? Komportable, tapos dry naman siya. Itatapat ko itong diaper mo
sa Bumper's Baby Drive. Okay lang. Kumare, yan ang wiwi ni Baby. Halika, upo ka na. Kumare, wiwi yan ni Baby. Ah, ayoko eh. Ha? Ayoko. Ano pa nagugulpe? Upo ka na. Pasae! Magandang umaga po. Ako po si Julius Bobo at welcome sa paborito niyong programa na Katok Mga TV. Ang panauhin po natin ngayong umaga ay si Dr. Teodora Alonso, Department Head ng Bureau of Standards. Good morning po. Hindi magandang umaga sa iyo, Julius, at ako ay natutuwa at napaanakan ako dito. Siya nga... Kailangan akong gusto mag-guest dito. Nga po pala. Siya nga po pala. Ang topic po natin ngayon ay tungkol sa mga taong malaki at maliit. Well, you know, actually, Mr. Bobo, Julius na lang po. Okay, Julius na lang. Julius, Jul, as in Julius na lang. Julius. Okay, Julius. Apo. Okay. Hindi naman malaki at maliit lang, ano mo. Kasi may mga classifications yan, ano. Mm-hmm. Actually, I brought this chart para ma-explain ko sa'yo at sa mga audience. Ayan. Ito ang tinatawag matangkad, medium, maliit, bansot, at unano. Kaya paano natin malalaman na meron tayong chart na nagme-measure dyan, ano? Pag 6-footer ka, ikaw ay matangkad. Pag 5, medium. Pag 4, maliit. Pag 3, bansot. Pag 2, unano. Matanong ko lang po. Tayo po ba, ano po bang classification natin? Well, I can say na tayo ay nasa medium height sa ngayon. Okay, sa ngayon. Sa ngayon. Ano pong ibig nyo sabihin doon? Well, alam mo naman ang mga tao, habang buhay, siya pwedeng patuloy na mag-grow, kumbaga, hindi ba? Kaya tayo nasa medium ngayon dahil sana lang ay sa mata ko, ikaw tumingin. Malay natin. Okay, okay lang yun. Malay natin kasi baka hulumaki pa tayo ng mga 6 inches, ano? Mm-hmm. Kumbaga tayo magiging kasing tangkad mga basketbolista. At pwede natin maligawan ang matatangkad ng mga babae, katulad ng Ruth Gutierrez, na Charlene Gonzalez. Pero alam niyo po, karamihan po sa atin, tayong mga tao ay medium ang height, di ba po ba? Oo, kasi dyan naman talaga tayo papunta, ano po mga kaibigan. Kagaya ni Ogie at ni Chano, dating maliit, ngayon ay malapit na sila maging medium. Eh, si Jorina po, maliit po ba? Well, noon, pero ngayon ay bansot na, no? Patuloy siya ng maliit. Kung hindi itong maaagapan after 3 years, sa tingin ko siya magiging unan. And, ayun, mauuwi ito sa pagiging duwende niya. At, you know, kung mapapasin yung features ni Jorina, medyo may pagkaduwende. Pero alam nyo, marami nga sa atin, sa ating mga kabataan na maagang pumasok sa showbiz, ay hindi na daw lumaki kagaya ng ating oldest child star na si Rino Bulacan. Tama po ba? Well, kasi naman si Rino, ano? Lumaki naman si Rino kahit papano. Well, before, tinatawag natin siyang unano. Since lumaki siya ng konti, siya higanting unano. Eh, ano naman po ang classification ni Alae Lopez? Kung naalala niyo yung child star din nung nakaraan. Alae Lopez. Well, si LA kasi siya ay maliit noon, ano? That's why tinawag siyang bata. Ano? I mean, kaya siya tinawag na maliit dahil siya ay bata. Mm-hmm. Pero ngayon ay sinasabi nila malaki na daw siya. Ngunit kung ganun pa rin siya magsalita, siya ay retarded. I see. Saan po naman natin kaya pwede i-classify si Marilyn? Well, bansot siya noon, ano? Pero I think she has earned her new classification through the years. At pwede na natin siyang tawagin petite. Eh, si King de los Santos. Siya ay matabanso. Matabang banso. Okay. How about si Batet? Siya ay pwede ko bang ibulong na lang sa'yo? Okay, sige. Kung hindi. Talaga? Paano? Bakit? Kasi nakikita mo yan. Mga kosa, mga nakabagyo yung lahat ah! Oo. Sige, pagkira na! Ikulong nitong asawa ko! Ikulong? Ba, bakit? May kinakasawa siyang ibang lalaki! Merong ibang lalaki? Oo! Yung ka-opisina niya! Talaga? Oo!
Taksil ka, babae ka! Sabi mo, dalawa lang kami na mister mo sa buhay mo! Ngayon, may isa pa! Dapat tayo gulong! Hi! Bakit yan ang ginagamit mo? Komportable, dry naman siya. Itatapat ko yung diaper mo sa Bumper's Baby Dry. Okay lang. Kumwari, yan ang wiwi ni Baby. Hindi ka, Mami. Hindi, hindi ganyan. Lasa eh. Lasang lasa. Handa na ba kayo sa bagong cheese? Meat? Arsili, dan arsili, kopi kopi na lang diri. Nagko-kopi sila ng kanyang diri. Ang diri niya ay lalaki. Lalaki sa lalaki ka diri. Ganyang aganda, sakto dun sa plano ko. Tama! Okay. Buti pa yan, magsimula na ako. Ito na, ha! Kuha na ako ng mga materyales. Atin ko na sila. Imagine ko ngayon. Ah! Ayan! Tama, tama. Ang galing ko. Sakto. Ganyan. Ito, ewan mo na.
ganyan, ganyan. Ganyan ang magiging itsura. Merong plato, tapos may ganyan. Plato. Ayun. Hey. Maayos. Ito, mali rin yung isa. Check na. Masira, para ako. Yan ang gagawin na lang. Hey! Hindi namin na, ha? Tingnan. Wala. Huli ka namin. Wala. Huli ka namin. Hindi ka namin. Hindi tayo exit. Dito lang tayo. Magandang gabi mga kaibigan. Nandito na naman tayo sa ating programang tumatalakay ng mga kontrobersyal na issue at mainit na pangyayari sa ating paligid. At gaya po ng dati, live po tayo ngayon via satellite at microwave at napapanood po tayo sa lahat ng sulok ng mundo dito sa ating programang Atin-Atin Lang Ito. Ako po ang inyong lingkod na si Juan Something at ngayong gabi, isa na namang mainit, kontrobersyal at nakakatakot na issue ang ating tatalakayin. Kasama natin ang dalawa nating panauhin na si Juan at si ano? Juan, alam mo, marami akong nababalita at nababasa tungkol sa inyo ni Juan, ano? Na kayo daw ay may ano? At ang isa pa ay dahil daw dun sa inyong show, ano, na lumalabas ting Kwan ay meron daw kayong Kwan at kayo daw ay nag-aanuhan at nagkukunkwanan. Ano ba ang totoo dyan sa inyo ni Kwan? Ano ba yan? Hindi pa ba tapos yung Kwan na yan? Nakakasawa na yan? Siyempre, si Kwan at saka ako, talagang ano lang, magkasama na lang dun sa Kwan. Mm-hmm. So, tingnan na natin yung mga Kwan na yan. Ito na yan, di ba? Ano? Ikaw naman, meron akong mga nababasa rin sa'yo na dyaryo na, no? Na kayo daw ni ano ay Kwan na, no? At si ano ay medyo, yun na nga, nag-Kwan at ikaw naman ay nag-Kwan din. At yun, nagkaanuhan, yun. Ano ba ang totoo dyan? Yung Kwan kasi, hindi Kwan yun eh. Mm-mm. Kasi si ako, tsaka mm-mm, si Kwan, ganun pa rin. So, nag-usap kami na sana huwag na lang namin intindihin yung mga Kwan. Kami yung Kwan, alam mo na. So, sa makapin, kayo ni ano ay Kwan pa rin? Oo, Kwan so, kami. So, yung mga Kwan tungkol sa inyo ay ano-ano lang? Ano-ano lang yun. Gawa-gawa lang ng mga Kwan-Kwan. Kwan lang yun. Okay, kasi kung, alam mo na, kung magpapa-apekto ako, baka Kwan lang kami, di ba? Nga pala, hindi lang ako ang pwedeng magtanong kay ano at kay Kwan, ano? Pwede po kayo tumawag dito, tumawag po kayo sa Kwan. At eto na po, hello. Opo, magandang araw po. Ano pangalan mo, iho? Alan Manyo. Ano? Alan Manyo. Alan Manyo! Okay, kamusta ka, Alan? Ayos naman po. Ayan, Alan, kanino ko ba magtatanong kay Kwan o kay ano? Ay, hindi po sa kanilang dalawa, sa inyo. Sa akin? Opo. May Kwan ho kasi ako sa inyo, may gusto po akong malaman tungkol sa ano ba yan? Ewan ko na mo kung anong totoo dito. Kasi yung Kwan ho, ang balita ko, yung ano nyo, at saka kayo, parang nagka-ano-ano ba? Ano ba talaga yun? Kwan ho ba yun sa show nyo? Party ho ba yun? O ano ho ba? Kasi may nababalita sa show nyo, parang kayo ni ano eh. Nagka-anuhan, Kwan. Ano ba totoo? Yung tungkol sa amin na Kwan. Alam ko ang totoo niyan, kami ni Kwan Kwan lang at yan gawa-gawa lang. Kwan lang ba yun o ano ba yun? Hindi, Kwan lamang yan Hindi kasi ako mismo, nakikita ko eh. Ganun ba? Ano kaya dyan sa show niyo eh. Hindi, huwag ka na, tumahimik ka na lang. Alam mo, yan gawa-gawa lang ng mga Kwan. Pero balita ko si ano, yung Kwan nyo, meron ding nakakilala nyo ba? Ano ba talaga? Ano ba talaga yun? Ay, yun?
Pwede sumabas? Hindi, ako pwede, lang nagtatanong. Ano ba yun? Palagay ko yun eh, kwan-kwan. At alam mo na, gawa-gawa lang ng mga kwan-kwanan. At para magkaanuhan, alam mo naman dito sa... Sa show ba, ano lang mo yun? Hindi oo. Ba nagkakaanuhan yung kwan nyo? Wala, wala, wala. Yan eh, ano-ano lang ng mga kwan-kwan. O, marami salamat sa'yo. Marami salamat, thank you. Maganda ang ina nyo. Alam nyo, kung walang alam, ang dapat makaalam, hindi niya malalaman, at yan ang ating alamin. Sundan bukas ang anuhan ng mga Juan at ang dito sa palatuntunang atin-atin lang ito. At ito po ang inyong lingkod na si Juan Something na nagsasabing walang kukunin kung walang magpapaano. Maraming salamat. Matanong ko lang, si Juan ba mahal? Oo naman, si Juan. Mahal ko yun. At ngayon? Oo. O sir, ano kaso mo? Imitan ko lang pulis. Hehehe. Mama, pulis! Bakit? Ikulong niyo tong lalaki to! Ba't kayo kukulong yan? Paano binasag niyo yung bintana ng kotse ko eh? Paano nabasag? Binato ko ho! Binato mo? Oh. Ikaw bumato tapos yan ipapakulong mo? Siya nga yung binabato ko eh. Nangyari kung binato ko, umilag. Pagkatapos, nabasag yung bintana! No! Palabasin niyo na kami! Madilim dito! Nakakatakot! Mama, pulis! Ha? Papakulong ko tong lalaking to. Bakit? Kasi ho, sinaksak po ako. Sinaksak ka? Totoo ba yun? Opo, naamin ko po. Saan nyo? Saan ka ba sinaksak? Dito ho, sa likod ho, sumirit ang dugo. Pagkatapos sinaksak niya ako dito sa dibdib ko. Ha? Sa dibdib? Dito. Sumirit din ang dugo? Hindi po. O ano sumirit? Gatas na. Anong kaso mo? Dati, terorista ako. Ikaw? Masayista ako. Ang pulis. Oh, magpapakulong ho kami. Kayo mag-asawa? Mag-asawa ba kayo? Mag-asawa kami, magpapakulong kami. Hindi magpapakulong? Hindi ho kami nakabayad ng upa ng bahay. Ganun lang. Alam nyo, Mr. Mrs. Magaan na kaso lang yung nasa inyo eh. Alam nyo, maayos nyo pa naman yan. Hindi pa naman kayo dapat magpakulong. Hindi naman huwag ng problema. Problema, pinalayas kami nung may-ari. Kaya wala kang matitiran. Negro! Negra! Negro! Negra ka! Negro ka! Negra ka! Mamang pulis! Mamang pulis! Oh. Ikulong nyo nga itong mamang to. Nahuli ko itong nilulungkit ng t-shirt dun sa may amin eh. Ikaw na naman? Di ba no isang taon nahuli rin kitang nanunukit ng t-shirt? Di ba sabi sa'yo huwag ka nang uulit? Kasi yung t-shirt na ninakaw ko noon, lumiit na, kaya nagnakaw ako ulit ng malaki. Kasi lumangkad na ba ako? Tapos, lumangkad ako? Kasi lumayos yung t-shirt. May pagkapanapon po kay Kongan. Sa Ilocano, naimbag na rabi. Mama, pulis! Ikulong niyo nga itong lalaking to! Bakit? Kasi po ito yung nalalasing nag-uubad siya, tapos pinapakita yung kanya. Talaga? Oh! Sino ka muna, oh. Saya ka ba? Oo. Asa ka sa saya? Ako, si Buano. Buano ba? Buano naman mo ba eh. Prior mo na ito ba eh? Mama! Pulis! Kulang niyo itong babaeng to! Nilagyan niya ng lasyon yung sopas ng asawa ko! Totoo ba yun? Hindi ka na naawa sa amo mong lalaking nilason mo? Naawa po. Ha? Kailan? Kailan ka naawa? Nung humingi pa ulit siya ng sopa sa akin.